Good day sa inyo lahat mga fellow campers! Welcome back to our channel! Noong December 17 to 19, kung maaalala nyo, pinuntahan namin ang isang napakagandang campsite dito sa may Gabaldon, Nueva Ecija. Kasama namin pinakita dito ang trail na papunta sa campsite, ang batis na nasa Omegon Farm, at syempre ang malinis at malamig na tubig ng Gabaldon Falls. Sa videong ito, ipapakita naman namin sa inyo ang tinatago pang kagandahan ng Uncle Mike's campsite, kung saan inakyat namin ang pinakamataas na part ng campsite na yun. At doon nakita namin at nagulat pa kami sa napakaganda pa palang view ng lugar na yun. So ano pang inaantay nyo? Sit back, relax, and enjoy! After 1 week, binalikan namin ang isa sa mga kinukonsider naming magandang campsite dito sa may Gabaldon. Sa pagkakataong ito, kasama na namin si Sir Ron. At dahil napanood din niya ang aming unang vlog dito sa may Uncle Mike's campsite, siya ay naintriga sa kung gaano kaganda ba talaga ang campsite na to in person. Kaya naman, di na niya inantay matapos ang year 2022 nang hindi niya makikita ang napakagandang lugar na to. Tamang-tama din naman ang dating namin dito paakyat ng campsite dahil ang trail ay tuyo. Siya nga pala, ang dala ni Sir Ron dito ay Navara VL na 4x4. Naka-stock height siya pero ang kanyang gulong ay Toyo tires na rugged terrain. Dahil pangalawang akyat na namin dito sa terrain na to, hindi na kami masyadong kinakabahan. Hindi katulad ni Sir Ron. Nung habang paakyat kasi kami sa terrain na to, hindi kumikibo si Sir Ron nung niraradyohan namin siya. Pero bago kami makarating sa trail na yan, ito naman yung dinaanan namin papunta sa lugar na to. So before 5 AM mula dito sa may Petron Marilao, dumiretso na kami ng SCTex. Pagdating sa SCTex, dumiretso naman kami ng T-Plex na nag-exit kami sa may CLX. O yung tinatawag na Central Luzon Link Expressway na bagong gawa. Mag-exit naman kami dito sa may Aliaga at sa may Carmen Cabanatuan Road. Tapos kumaliwa kami dito sa may Felipe Vergara Highway. Tapos dire-diretso yan, ang kakana naman dito sa may... Ito na yung road na papuntang Palayan City, tapos diretso na yan ang Gabaldon. Mas malayo itong dinaanan namin, pero mas mabilis. At mas magastos din sa toll. At dahil maaga rin kaming umalis, inabot lang kami ng mga 3 and a half hours. Pagdating namin ng campsite, agad naman kaming sinalubong ni Sir Mike na siyang owner ng lugar na to. At after makapagpahinga, nilibot naman niya kami at dinala niya kami dun sa pinakamataas na part ng kanyang campsite. Gamit-gamit naman namin ang kanyang Hilux na isa sa mga rig niya rito na ginagamit paakyat ng campsite. Thank you.
Grabe. Parang wala lang sa Hilux ah. Daanan nyo yun, puntahan namin yung pinakamataas na part dito ng property ni Sir Mike. Napakataas na talaga oh. Wala, parang ilang degrees na to ah. Putik eh. Dito sa camera medyo hindi nyo masyadong kita kung gaano kataas eh, pero sa personal, wow, oh my gosh. Okay ka lang Gert? Tibay itong Hilux mo sir. Oh. Grabe umahon to ah. Yun. Meron pa rin. Aakit pa rin. Wow. Di pa tapos. Ayos na ayos. Ikaw sir. Ha? Hindi ka na makapagsalita. Tinitingnan ko kung paano minamaneho. Learning. Learning from the expert. Panis eh. Galing eh. Part pa rin pala to ng laki ng land ni Sir Mike dito. Oh, yun oh. Malalim yun, malalim. Wopya. Parang feeling ko tatagilid eh. Kaya nga eh. Mas ano ka? Mas kaya dito. Oo, diba? Sa likod. Ayan pa pala ibang pine tree ni sir oh. Yun o, bangin. Ganda. Bungad sa inyo. Ito lang. Yan na. Oo nga. Kita nga. Wow. My goodness. Mayroon pa palang tinatagong. Grabe oh.
ganda. Meron pang tinatago pa palang mas magandang view rito. Mas masarap dito, sir. Ganda naman dito, mga kaibigan, no? Ito daw yung dapat na gagawing campsite. Grabe tong rig mo. Parang hindi kaya nang nabara namin nung... Ito po pala, mga kaibigan, ay sanga ng isang puno na bumagsak dito. So imagine niyo na lang kung gaano kalaki yung puno. Baba na kami, mga kaibigan. Oh. Ito yung campsite, oh, doon, oh. Ang liit ng sasakyan natin, eh. Wala takbo. Para matuto tayo dyan. Crawling lang. Yun sa atin yung may assist pa yun, eh. Hill descent assist pa yun, eh. I'm on top of the world! Upo na nga lang ako. Yan, pababa na kami! Woo! Taas kamay! Tingnan mo yung mga puno. Kala mo, liliit dito, eh, no? Oo. Grabe talaga yung mga ano na yan. Legal logging na yan. Buti ito, nataniman na niya at least. Oh, may papaya din. Hindi ko siguro. Dumadaos doon sa sikard pa. Kurt! Natutusok mo na ako, Kurt. Yahoo! Parang kala mo tataob na tayo, eh, no? Oh, diba? may articulation kasi yung suspension natin. Ano ibig sabihin? Siya yung mag-a-adjust dun sa kung ano yung lumubog, gagano niya yung part lang na kung ano yung lumubog, yun yung babagsak na o ano. Ibababa. Magkakahiwalay kasi ang ano niyan, eh, di ba? Ang spring, ang suspension. So hangga't kaya niyang hangga't kaya niya yung lubog na yun. Siguro mararamdaman mo konting gumano lang, pero kung halimbawa kotse yan, eh talaga tumagilid na yun. Oo. Oh my gosh. na oh my gosh ka. Okay lang. Okay lang yata. Tingnan mo, sir. Tingnan mo, sir. Diyan, mas masarap nakatayo para... Para sulit ang ano, experience. Tinapakan pa talaga ako ni Kurt, eh. Ayan! Ito na, mga kaibigan, ang pinakamalupit na descent. Ay, ganda ng ilog, tingnan, no? Sa akin, hindi naman ako masyadong nalulula sa descent kasi yun ang sport ko, eh. Talaga ba? Nagda-downhill ako, eh. Ba't ka nag oh my god? Oh, whoa, parang ganyan lang yun. Oh. Bend your knees. Bend your knees and fart. Bend your knees and shout. Bend your knees, pwede umutot. Ay, baka tumabit kayo dito sa may ano. Sige, sir. Hello, bend your knees. Oo. Oh. Bend your knees, sabay utot. Ay, ayan na. Anjaman. Where's his people? Wow! Ito pa, pwede pang campsite to, eh, oh. Wow! Isa. Whoop! Uy! gumalaw yung rail. Dito na lang mapawa. Sarap! Nahihilong ka lang, Art. Ay! Natanggal ba? Hindi. Natali. Natali niya, hindi. Parang... Wow! Wow!
Konting info lang po mga kaibigan sa Hilux ni Sir Mike. Ito po ay 1994 model, LN106. Originally, it was a 4x2. Pero kinonvert niya po ito sa 4x4. Kumuha po siya ng under chassis na 4x4 sa ibang Hilux dahil sayang daw po yung body ng kulay gray na ito. Wala daw po kasi itong rust sa ilalim. At pati yung loob niya ay original. Ang kanya namang gulong ay BF Goodrich All-Terrain KO2. At nakakamangha doon, ginawa lang niya ito sa kanyang garahe. Dahil na rin, hilig niya talaga ang mag-restore ng Hilux. Kaya Kurt, sama ka pa ulit. May nainakit namin mga kaibigan. Ayun o, oh, ayun o, oh, pwede pang campsite yan o. Oh. Ayun, may daan din siya ron. No? Pwede pala tong ano eh, gawing bike trail eh. Wow! Ayos lang. Hindi, yung ano yun, yung gulong. Ganda na. Wala ka na ibang masabi kung di maganda eh. So ibig sabihin dito, wala nang ibang papasok, no? Kasi sa kanila. Pagbalik namin ng campsite, di pa natatapos ang adventure namin dito. Sinubukan naman na ipahiram sa amin ni Sir Mike yung kanyang ATV para daw masubukan namin dito sa kanyang campsite. Kaya kung pupunta kayo dito mga kaibigan, pwede nyong rentahan ang kanyang ATV dito para pwede nyong iakyat baba sa kanyang trail dito papunta sa kanyang campsite. Kaya, huwag ka didiretso dito. Bibili na yan. Bibili. Paglaki na lang. Hindi, pataas nga pala. Hoya! ATV at Uncle Mike's campsite. Ayos. Meron pa pala doon? Mahirap sa medium and large. Hindi na siya. Tamang-tama yung alat, tamang-tama. Pagkatapos naman ng napakasarap naming lunch, nag-timelapse naman ako nung hapon. Makita nyo dito mga kaibigan kung gaano ka-unpredictable ang weather dito sa Gabaldon. Ayaw nga, sa ano, diba? Kami. Hey, darling.
what's been on my mind. Sick and tired of the 9 to 5 in the city light. Hey, darling, we could get out of town. See the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Hey, darling, I love it when it's me and you on the road with a couple of tunes in a car for two. Hey, darling, you know we're gonna have a really good time. Driving in the middle of the night when the stars are bright. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Yeah, we only get one life. I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Grabe. May pa-bonus pang rainbow eh. Oh. Ganda talaga eh. Ganda na ng view. May rainbow pa. Ito nyo yung mga fellow campers. Yung bundok na yun. Oh. Ganda niya. Nag-iiba-iba kulay. Kasi dahil dun sa rays ng sun. Ayan o. Gando no. Haba niya no. Tapos mayroon pang rainbow na ganyan no. Grabe. Thank you, Lord. Oh, parang nandito sa atin yung rainbow.